Kamusta ako po si J.E. at maraming salamat sa pagbisita sa aking channel. Ang pagkukwentuhan natin ngayon ay ang 35th kabanata ng Hunter x Hunter. Pero bago yun, huwag niyo po sanang kalimutang i-hit ang subscribe button sa baba pati na rin ang notification bell. Kung hindi pa rin kayo nakakapag-subscribe sa ating ikalawang channel ukol sa One Piece, i-hit niyo lamang ang mga link sa baba para sa araw-araw ng kwentuhan dito lamang sa J.E. TV Anime. Nagalit si Virgie habang kausap si Kurapika. Sinabi ng gwardiya sa Hunter na nasa room 1013 pa rin sila at hindi umaalis. Kaya hindi niya maintindihan ang tinatanong ni Kurapika. Matatandaan na hinahanap ni Hanzo ang mga tao sa silid ng 13th prinsipe. Sapagkat matapos niya gamitin ng doppelganger na wala sila biscuit, ang mga kapwa niya gwardiya at ng kanyang sariling katawan. Gusto na ni Kurapika na sabihin kay Virgie ang sitwasyon na maaaring nasa ilalim ng isang makapangyarihang nanability ang buong silid na kinalalagyan ng 13th prinsipe. Subalit, nag-aalala siya na baka hindi ito maintindihan ni Virgie. Kaya pinakiusapan niya ang gwardiya na kung maaari ay ibigay ang telepono sa mga tagapagsilbing nagmula sa Hunter Association kagaya nila Biscuit. Ikinagalit ito ni Virgie. Dahil dito, sinubukan ni Kurapika na makipagkasundo sa gwardiya sa pamamagitan ng impormasyon ukol sa salary ng pagpaslang kay Momose. Pero bilang kapalit, kailangan magtiwala sa Virgie kay Kurapika. Bahagyang pumayag ang gwardiya ni Prinsipe Mariam, kaya inamin ni Kurapika na ang pumatay kay Momose ay walang iba kundi si Tafdi. At sa ngayon ay nagpakamatay na ito sa kanyang selda. Kahit ang katotohanan ay si Hanzo ang tumapo sa buhay ng lalaki. Hindi agad naniwala sa Virgie at inilahad ang kawalan niya ng tiwala sa Hunter Association. Ibinaba ng gwardiya ang telepono habang si Kurapika naman ay ipiniliwanag kay Hanzo ang nangyari, lalo na ang katigasan ng loob ni Virgie. Pinayuhan ni Kurapika si Hanzo na manatili sa room 1013 para mag-obserba kung may magbabago sa silid. At habang naghihintay siya makabalik sa sarili niyang katawan, sumang-ayon dito si Hanzo. Noong makaalis na ang Hunter, tinanong ni Sakata kung ano ang nangyayari, kaya ipinaliwanag ni Kurapika ang pagkawala ng mga tao sa room 1013 na maaaring naging posible dahil sa Nenbeast ni Mariam. Sunod na ipinakita ang silid ng 3rd prinsipe. Kumakain si Zhang Lei nang may marinig siyang kung anong bagay na nalaglag sa sahig. Nakita rin ito ng kanyang mga gwardiya at ng sundalong si Coventoba. Noong pinulot nila ito, nakita ng prinsipe na isa itong gintong barya. Tinanong ni Zhang Lei sa kanyang mga tagapagsilbi kung nalaglag nila iyon. Subalit, sinabi ng isa sa mga gwardiya na ang barya ay nanggaling mula sa espasyo sa likuran ni Zhang Lei. Matatandaan na ang Guardian Spirit Beast ng prinsipe ay palagi nakapwesto sa kanyang likuran. At dahil hindi marunong gumamit si Zhang Lei ng Nen, hindi nila nakita na sa bibig ng kanyang Guardian Spirit Beast nagmula ang barya. Nakita rin ni Coventoba noong iniluwanang nila lang ang gintong barya pero hindi niya ito sinabi sa prinsipe. Kinuha ni Zhang Lei ang barya, tiningnan niya ito ng maigi at kanyang nakita ang number 1 na nakamarka dito. Shoutout muna kanila! T. Aberka, Kenneth Peguera, Jamie Fernandez, pati na rin kanila Martin Magtanum, Mark Lester Cervantes, John Derek Federico. Sa silid ng 8th prinsipe na si Sali-Sali, patuloy na nagbubuga ng usok ang kanyang nervis. Inoobserbahan ng sundalong ipinadala ni Benjamin na si Rehan ang nilalang at nakakuha na siya ng mga mahalagang impormasyon ukol dito. Nalaman ni Rehan na ang Nenbeast ay isang manipulator. Sa oras na malanghap ng kahit na sino ang usok na nilalabas ng halimaw, magiging magaan ang loob nila at magugustuhan nila ang 8th prinsipe. Kung gaano kadaming usok ang masisinghot ng mga taong nasa paligid ng Nenbeast, ganoon din katindi ang mararamdaman nilang pagkagusto para kay Sali-Sali. Kapag dumating na sa punto na labis-labis na ang usok na nalanghap ng mga biktima ng Nenbeast, may lalabas na maliit na kopya ng nilalang sa ulo ng taong iyon. At ang kopyang ito ay magpapakalat din ng usok sa paligid. May isa pang impormasyong gustong malaman si Rehan. Iyon ay kung ilang oras ang kailangan abutin para lumabas ang maliliit na kopya sa ibabaw ng ulo ng mga taong nakakalanghap ng usok. Nais malaman ni Rehan ang impormasyon sapagkat kailangan niya ito para magamit ang sarili niyang nanability na may pangalang Predator. Ang Predator ay isang kapangyarihang lumilikha ng halimaw sa loob ng katawan ni Rehan.
Ang halimaw na ito ay kumakain at kumukontra sa ibang mga nenbeast o ibang nenability ng kanyang kalaban. Nagsisimulang mabuo ang predator sa oras na makapili ang sundalo ng target. Sa pagkakataong ito, ang kanyang target ay ang guardian spirit beast ni Sally-Sally. Habang nakakakuha si Rehan ng impormasyon ukol sa nenability ng kanyang mga kalaban nang hindi humihingi ng tulong sa iba, lalaki ang predator at mas talakas hanggang sa kaya na nitong matapatan ang target na napili ni Rehan. Lumipat ang eksena sa silid ng 11th prinsipe na sa Fugetsu. Siya ay nasa kanyang kama habang pinagmamasdan ang larawan nila ng kanyang kakambal na si Kacho. Sobrang nasasabik na si Fugetsu na makita ang kapatid at habang lumuluha dahil sa pangungulila, nagulat ang bata nang biglang may lumabas na isang pintuan sa dingding. Pamilyar ang disenyo ng pinto na ito kay Fugetsu sapagkat kapareho ito ng pintuan ng kanilang palaroan ni Kacho noong mga maliliit pa sila. Binuksan ng bata ang pinto at pumasok sa lagusang nasa loob. Habang gumagapang, naalala niya na noong mga bata pa sila ng kanyang kakambal, iniisip nila na pwede sila makapunta kahit saan nila gustuhin sa pamamagitan ng kanilang palaruan. Nakarating sa hangganan ng lagusan sa Fugetsu at binuksan niya ang pintuan sa dulo nito. Sa di inaakalang pangyayari, nasa kabila ng pinto ang kapatid niyang si Kacho na nakahiga rin sa kama. Nagulat ito pero sinenyasan ng kapatid na huwag gumawa ng ingay at bumalik na sa sarili nitong silid. Ginawa ito ni Kacho dahil alam niya na tuso ang kanyang mga gwardiya kaya nakakatiyak siya na mahuhuli sila. Tama dito ang 10th prinsipe sapagkat matapos sumulpot na Fugetsu sa kwarto, narinig agad ng napakalakas na pandinig ni Melody ang pagbilis ng tibok ng puso ni Kacho. Pumasok ang hunter sa silid ng 10th prinsipe at tinanong niya kung ayos lamang ang bata. Irritabling sumagot si Kacho sa hunter pero tinanggap ni Melody ang mga masasakit na salitang ito at humanga sa bata dahil bilang kaya ng hunter na malaman ng katotohanan ng nilalaman ng puso ng isang tao, alam niya na nilalakasan lamang ni Kacho ang kanyang kalooban dahil may gusto siyang protektahan. Ang paghanga ni Melody sa prinsipe ay nagresulta para gumawa siya ng isang desisyong ipinagbabawal ng Hunter Association. Pero magpapalaki ng tsansa ni Kacho na mabuhay sa succession contest. Sinabi ni Melody sa 10th prinsipe na gusto niya itong makausap tungkol sa Nen. Kung paano ipapakilala ni Melody ang Nen kay Kacho at kung makikinig ba sa kanyang 10th prinsipe ay malalaman natin sa mga susunod na kabanata. Ito po ang aking paliwanag sa 35 kabanata ng Dark Continent Arc. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. At kung gusto nyo rin naman ang iba pang kwento ng anime, ay isearch nyo lamang ang JETB sa inyong mga social media accounts gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po. Ako po si JE, hanggang sa muli!